see girls and boys selling lanterns on the street. Sabi nga nila, isa ang Pilipinas sa may pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan sa mundo. Ito ay dahil sa ating tradisyon na kung saan ay pagsapit pa lamang ng buwan ng Setyembre, o ang Bear Months, ay tila dito na tayo nagsisimulang ipagdiwang, isabuhay at paghandaan ang kapanganakan ni Hesukristo. Ngunit sa kabila ng ating paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan ay tila nagiging hudyat din ito, para sa mga masasamang loob upang sumalakay at pagsamantalahan ang publiko. Sa video na ito ay ating saksihan ang ilan sa mga nahulikam na mga kawatan, na sinasamantala ang dagsa ng publiko para lamang makapangloko. Para sa una nating video, pansinin ang babaeng ito na nakasuot ng kulay dilaw na t-shirt. Ayon sa uploader ng video, ang babaeng ito ay nais bumili ng isang interior para sa motorsiklo, habang hinihintay nito ang ipinakuha na nitong interior, ay mapapansin ang tila paglilibot ng mga mata nito sa kapaligiran, nagmamasid, at animoy pinag-aaralan ang paligid ng motor parts shop na ito. Mapapansin din na hawak na ng babae ang 500 pisong pambayad nito para sa pinakuha nitong interior. Nang dumating na ang tindera, ay inabot na nito sa babaeng nakadilaw ang ipinakuha nitong interior na agad din namang kinuha ng babae, at makikita pang siniyasat niya pa ito. Matapos ang ginawa ng babae na panunuri sa interior, ay makikita sa video na inabot na nito ang 500 pisong bayad sa tindera. Nang magtungo ang tindera sa counter ng motor parts shop na yon upang asikasuhin ang sukli ng babae, ay mapapansin ang kakaibang kilos ng babae. Binuksan nito ang zipper ng bag na nakasukbit sa balikat nito, at hinayaan niya lamang itong nakabukas. Pagdating ng tindera ay inilapag nito ang sukli ng babae, at ipinatong pa ang binili nitong interior sa ibabaw ng sukli nito. Maya-maya pa ay ito ang nakuna ng CCTV. Mabilis nitong kinuha ang 100 piso at ipinasok sa hinanda nito na nakabukas lamang na parte ng bag nito. Pagkuha ng babae sa sukli at sa interior, ay agad nitong idineklara na kulang ang isinukli sa kanya. Aktong binilang pa ito ng babae sa tindera, upang patotohanan nito, na kulang nga ang natanggap nitong sukli. Bahagyang umalis ang tindera upang siguruhin kung tama nga ba ang isinukli nito. At nang sa tingin nito ay tama talaga ang isinukli niya sa babae, ay binalikan niya ito upang ipaalam na tama talaga ang isinukli nito. At sinabihan niya ang babae na re-reviewin lamang sandali kung ano ang nakuhanan ng naka-install sa shop na CCTV camera. Mula dito ay naalarma na ang babae. Nag-hysterical umano ito na iginigiit na kulang nga talaga ang isinukli rito, ngunit nang balikan ng tindera ang babae upang sabihin na nakita nga sa CCTV ang ginawa nito sa sukli ay umalis na lamang ito. Ang sumunod na ating video ay kuha naman sa CCTV ng isang kilalang fast food chain. Sa video ay makikita ang ali na ito na nagbayad ng 1,000 piso sa cashier ng nasabing kilalang fast food chain. Makikita pa na sinuri ng cashier ang natanggap nitong bayad mula sa ali, at nang masiguro nito na tunay ang pera ay agad niya itong sinuklian. Malinaw ring makikita sa video na binilang pa isa-isa ng cashier sa palad ng ali ang sukli nito, kung saan ay malinaw sa camera na 500 ang una nitong inabot sa ali. Kasunod ang mga tag-iisang 100 at ang ilan pang barya na sukli pa nito. Hindi pa man din nakakatalikod ang cashier sa ali upang sana ay asikasuhin na nito ang take-out food order ng ali na ito, ay mabilis nang naiipit nito sa kanyang kilikili ang 500 pisong parte ng sukli nito. Agad na nagdeklara ang ali na kulang ng 500 piso ang natanggap nitong sukli, bagay na ipinagtaka ng cashier, kung kaya't mabilis itong lumapit sa store manager nito upang sabihin ang na-encounter nito sa aling ito, dahil tila aminado ring ang cashier na tama ang naging sukli nito. Mula rito ay walang inaksayang panahon ang store manager at agad na ni-review kung ano ang posibleng nakuna ng CCTV sa kanilang store. Samantala, habang tinitignan pa ng store manager ang CCTV footage sa store, ay inis-ikaso naman ng cashier ang takeout food order ng ali. Ngunit hindi pa ito nagbibigay ng panibagong 500 piso. Dahil sa hinihintay nitong resulta ng pagre-review ng kanyang manager sa nakuna ng store CCTV camera, nang akmang iaabot na ng cashier ang takeout order ng ali, ay dito na bumalik ang manager at sinabing modus ang ali sa sukli nito. Makikita pa sa video na pilit na hinatak na lamang ng ali ang plastic na kinalalagyan ng order nito at umalis na lamang ng tuluyan. Para sa ating huling video, mapapansin ang ginang na ito na abala sa pamimili at pagpapatimbang ng bibilhin nitong isang uri ng karne. Habang makikita rin ang babaeng nakapula na may-ari ng pwesto sa palengking ito, na abala din sa pag-aasikaso sa iba pa nitong mga mamimili.
Nang maiabot na ng ginang sa isa pang kasama ng may-ari ng tindera ang lahat ng karneng nais nitong bilhin. Ay ikinilo na ito at binalot sa plastik saka iniabot sa ginang, nang mailapag na ang nabalot ng karne sa harap ng ginang, ay makikitang agad niya itong isinilid sa daladala nitong kulay green na eco bag, at mula rito ay sinimulan pa ng ginang ang patuloy lamang nito sa tila pagpili pa sa mga karneng nasa harapan nito. Sa mga sandaling iyon ay naging abala na rin ang may-ari at ang mga crew ng nasabing pwesto sa palengke na iyon, dahil sa pagdagsa na rin ng iba pang mga mamimili. Maya-maya pa, sa kabila ng pagiging abala ng mga tao sa pwestong iyon, ay tumalikod na lamang ang ginang, at akmang ito ay aalis na. Ngunit dahil sa pagiging alisto ng may-ari ng pwesto, ay agad nitong tinawag ang ginang dahil batid nito, na hindi pa binabayaran ng ginang ang isinukbit na nitong karne sa bitbit nitong eco bag, nang bumalik ang ginang dahil sa ginawang pagtawag ng may-ari dito, ay idineklara agad ng may-ari na hindi pa nga nito binabayaran ang nakuha na nitong karne, ngunit depensa ng ginang, ay nagbayad na ito sa may-ari at sa katunayan umano ay ipinakita pa ng ginang ang di umano'y isinukli pa nito sa kanya. Imbes na makipagtalo pa ang may-ari ng pwestong ito sa palengke, ay agad nitong kinuha ang kanyang cellphone, upang i-review ang nakakabit na CCTV camera sa pwestong yun, para malaman kung totoo ba ang sinasabi ng ginang, na nagbayad na ito at ito nga ay nasuklian pa. Habang nire-review pa ng may-ari ang CCTV footage, ay nagsimula ng magalit ang ginang at ipinipilit nga nito ang isinukli pa sa kanya matapos nga itong magbayad. Nang makita ng may-ari na hindi pa talaga nagbabayad ang ginang ay ipinakita pa nito sa ginang ang ebidensya nito na kuha sa CCTV, na nagpapatunay na hindi pa nga ito nakakabayad. Paliwanag pa ng may-ari ng pwesto sa ginang, ay hindi pwedeng magkamali ang mga kuha ng CCTV nito sa kanyang pwesto, dahil apat ang naka-install na CCTV sa pwesto niyang iyon, kung kaya't kitang-kita nito ang bawat anggulo na ito nga ay hindi pa talaga nakakabayad. Matapos ang pakikipagdiskusyon pa ng ginang sa may-ari, ay sa huli, ay inilapag na lamang ng ginang ang bayad nito sa harap ng may-ari ng pwesto, at saka tumalikod na lamang at dere-derecho nang umalis. Ang nalalapit na Kapaskuhan ay hindi lamang upang ipagdiwang ang kaarawan ng ating mahal na si Hesukristo, kundi simbolo rin ito ng kasiyahan, pag-asa at pagmamahal sa sanlibutan, naway ang mga simbolong ito ay mas lalo pa sanang maisabuhay ng lahat sa panahong ito, upang wala na sanang mga taong manlilinlang, mang-aabuso at manluloko pa ng kapwa sa panahong punong-puno lang sana ng kabutihan at kasiyahan. Ikaw na ang humusga.